guys! Welcome back again to our channel. It's me, Samantha. And for today's video, gagawa po tayo ng graduation makeup look since March na. Ayan, malapit na naman ang graduation day. Moving up ceremony. So, congratulations. Advance congratulations sa lahat ng gagraduate. At sa mga hindi naman pinala, huwag kayong mawala ng pag-asa kasi habang may buhay, may pag-asa. Siguro next year, mas mag-aral tayo mabuti. Okay? So, bago ang lahat, bago natin simulan ang lahat. Kinakailangan, clean and moisturized face tayo. And gagawin na rin ako ng primer, which is this. No shine mattifier, Pre FX, tapos na rin yan. And then, so let's start. Alam nyo ba, yung tipong graduation, dapat medyo simple lang. Hindi ko sinabing simple. Dapat medyo simple lang, pero pang matagalan yung makeup. Kasi diba, most of the time ang graduation, inaabot tayo ng ilang oras, yung tipong patapos na yung ceremony, hindi pa rin natatawag yung pangalan mo, lalo na kung sobrang init. Nako, besh. Kinakailangan mo ng pamatagalang makeup. So, for our foundation, I will be using LA Girl Pro Matte High Definition Longwear Matte Foundation in the shade Bisque. Ayan, nabili ko to sa department store at SM for 799 pesos. Maganda siya. So after that, after putting some high definition foundation, yan, gagamit tayo ng, gagamitin natin itong Maybelline A Fit Me Concealer. Kala to, 249 pesos to sa Watson. Fit Me. Ayan. Na konti. Yan. Tapos yung mga gusto niya i-conceal na sumpa sa ating mga mukha, ayun, lagyan natin. Ay, ito may patubo na naman ako bagong sumpa sa mukha. Ayan. Tsaka guys, kapag graduation ninyo, make it sure na hindi kayo puyat, ha? Matulog na maaga, masyado excited. Well, alam ko nakaka-excite, pero matulog na maaga, mag-beauty rest, lalo na sa mga babae. Yan, para naman maganda ang ating itsura, yung itsura ninyo. I remember yung graduation ko ng high school. Ang tagal, sobra, 4 hours ata, something like that. Basta ang dami kasi siyempre yung mga government officials, yung mga magsasalita pagkatagal-tagal ka. Pero alam nyo, during my time, hindi ko masyado na-appreciate yung mga nagsasalita na yun. Pero ngayon, since teacher na ako, talagang na-appreciate ko sila. Kasi talaga naman yung mga sinasabi nila ay makatotohanan at based sa kanilang mga experience. Okay. And then, nagamit tayo ng ano ba to? Press powder. Hindi, ito na lang gagamitin natin. Gagamitin ko tong Elena Mineral Cosmetics Fragrance. Ito, kabeshi. Mineral foundation siya. Powder to poreless perfection. It costs 698 ata. Ganto lang siya. Pero sabi rito, magagamit mo siya for 6 to 8 months. So, tipid na rin. Diba? Kung hindi naman ganun kakailangan ng mukha mo na coverage mo. Ilalagay ko siya rito kasi powder siya. Ang ganda ng coverage ito. Promise. Ayan. Pwede nyo rin siya ipatata. See? Kita-kita talaga yung mga bumps sa mukha ko, no? Gamit tayo ba yung ibang brush? Kailangan bantak ka ng ilaw. O, di ba ang puti? Sobrang puti.
Hindi naman maputi. Ano lang talaga. Yan. So, after putting, putting some, ayan, powder, ano naman tayo? Ayan. Sa kilay, besh, kapag sa graduation, kinakailangan ng kilay mo. Hindi ganun ka, ano ha, hindi ganun kataray. Kasi graduation, yeah, graduation day yun, hindi naman yun party. I mean, hindi yun of, ang tag dito, night party, parang ganun. Tama ba ako? Carry lang dapat. Pinakamahirap gawin itong clear para sa akin. Eyebrow gel in the shade light brown or smudge proof by Fashion 21. Sa ating transition color. Transition color. Nasaan na ba yung aking? Ayan. Sa ating transition color, gagamitin muna natin itong light brown. Hindi naman siya light brown. Itong sa Fashion 21 din. Pero bago yun, nakalimutan ko maglagay ng lip balm. Ayan. Kung kailangan yan para hindi mag-dry ang ating mga labi. So, yun na nga. For the transition color, I will be using this shade in Fashion 21. Dito sa graduation nyo, okay lang naman mag-smoky eyes. Pero huwag naman yung sobra-sobra, guys. Kasi minsan lang naman ang graduation, especially kapag college, pwede na yon. Kasi syempre, new journey in life, kinakailangan. Yun na yung last graduation nyo unless magma-master's degree kayo or magdo-doctorate kayo. Syempre malinaw, maliwanag talaga yung, kita ba? Yung mata, ay mata, yung ilaw natin. Kung nag-word kayo kasi hindi pantay, okay lang yan, maaayos naman yan. And after that, maglalagay tayo sa ating crease. Ito yung parang pinaka-lubog sa ating mata. At gagamitin natin itong Naked Urban Decay eyeshadow. So, ito siya. Diba, ang dami niya.
So, para dito, yung medyo dark, gagamit tayo ng medyo manipis na brush. Gagamitin natin ay, ano ba? Ito ba? Ito. Namimili pa talaga yun. Okay lang yung mamili. Gagamitin natin itong shade na to. Ilalagay natin dito medyo metallic ng konti. So, I will use this shade. Ano ba yun? Ano ba ito? Ito. Itong para medyo pinkish-pinkish or peach. Ito. So, kamay na lang yung gagamitin ko, no? Para... Kasi wala naman akong brush. Hindi ko nakuha sa taas. So, yun. Meron na. So, parang gusto ko pa siya lagyan ng medyo orangey na color. Pwede naman tayo mag-add. Hindi na yung magre-reklamo. And after that, gagamitin natin tong, since wala akong liquid eyeliner, gagamitin natin tong Line Tattoo Crayon Pen from Maybelline. Itong ano gagamitin natin siya, yung dark brown. Okay lang naman mag dark brown. So yun na nga, after ng ating eyes, yan, gagamit tayo ngayon na, ay, wait lang, may nakalimutan pala ako. And, kailangan pa nating, ay, i-ano muna to, i-blend, para magmukhang natural mga kabeshi. After that, dun tayo sa contour. Contour. And I'll be using this Pinkies collection. Pinkies, ang cute niya. Ganyan siya. Masyadong pigmented tong ano na to, products na to. For, yung kahit konti lang. Ganun. Pak na pak. Nabasag kasi siya eh. So, sa contouring naman, tingin ka ng diretso sa salamin. Ayan. Tapos, tignan mo kung ano yung mga dapat mong i-contour. Kasi yung contour, para yan sa shadowing na ating mukha. Para mas madaling or mas payat tignan. So, akin siguro dito at ito at ito. Lahat, diba? Taba kasi. Look, ha? Pag maglalagay ka ng contour number 3, dito. O, diba? Grabe. Napaka ano niya, pigmented nitong product na to. So,
blending is the key. And for my blush, and I will be using Sansan in the shade of pink blush. Sino ba yung ating? And yan, para sa ating lipstick, since high school and college pa lang naman kayo, huwag kayo masyadong mag-red kasi nakakatanda. Ay, hindi naman nakakatanda. Basta, huwag lang mag-red. So, ang gagamitin ko is yung Nichido Matte Liquid Lip Color Best Poke. Pag pang matagal ang lipstick ang kailangan nyo, I suggest na gumamit kayo ng matte liquid lipstick. Kasi matagal talaga siya. Para sa akin, proven yun. Parang pag gusto niyo maging natural ng konti lips, medyo lagpas ng konti. Konti lang, besh. Huwag yung lagpas na lagpas, ha? Ayan. Siguro masyado lang maliwana, kaya hindi niyo nakikita yung look, makeup. Ayan, so after that, since medyo mahaba-habang program ngayon, so you need a setting spray, makeup setting spray, matte finish para mag-set yung ating makeups at para medyo tumagal yung makeup ninyo for the whole day. So, siguro tatlong ano lang, medyo malayo ah. Bang! I use Nichido matte setting spray. Ayan, so after that, lugay natin yung buhok.
Medyo kulot-kulutan na yan. Okay, so graduation day yon, so no need na mag-ice kayo ng buhok yung nakataas kasi meron kayong toga, yung sombrero. So hindi nyo rin, kumbaga masasayang lang yung ice ng buhok ninyo pag ganon. Okay? So ayusin natin. Pwede naman straight hair, pwede kulot. Nasa inyo yun. Pero sa mga kabataan kasi usin kulot-kulotan pag graduation yun, diba? Okay. Tapos, or maglagay na lang kayo ng pin, parang ganyan. Ganon. Sorry mama. Hindi ko naayos yung buhok ko this morning kaya. Parang nakatali lang siya yun. And yon, tapos na ang ating graduation makeup look. Ay, I'm sorry, may nakalimutan pala ako. Ayan, maglalagay pala tayo ng false eyelashes. I'm sorry guys, nakalimutan natin. Hindi naman, okay lang namang wala nito, pero since graduation nga yun, syempre kinakailangan mo, alam mo yun, pumorma. Sige, tatapusin ko lang ito, ilalagay ko lang ito guys, ha? So, ayan guys, nalagay na nga natin yung ating false eyelashes. Medyo basa pa siya doon sa taas. Ayan. So, yun na nga. Alam mo, kahit naman anong ayos mo sa graduation, as long as nandoon ka, nandoon yung parents mo, nakatapos ka, ginawa mo yung best mo, okay na yon. So, congratulations for all the graduates of school year 2018-2019. And, huwag niyong kakalimutan kung bakit kayo nandyan ay dahil sa Lord at dahil sa mga magulang ninyo at sa next stage ng buhay ninyo, soar high. Abutin niyo yung mga pangarap niyo dahil yun yung pangarap ng magulang niyo para sa inyo. So, anyway guys, thank you for watching mga kabeshi. Ayan, I salute all the graduates this year and have a great day.